sitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanganalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibindisyonan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob.
Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukhaan ang Diyos. Gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng piging ng hayop, sapagkat yon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Sapagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katuwiran, ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon ka't kahit gabi'y nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala ko ang tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga.
ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si Saint Benedict Abbot. Kung inyong mamarapatin, nais ko po sanang mag-focus sa unang pagbasa. Tungkol po ito sa pakikipagbuno ni Jacob sa Diyos ng buong gabi. Tingnan ho natin saglit ang background. Dalawang beses niyang nalinlang ang kanyang kapatid na si Esau. Napakinggan po natin ito noong Sabado. Chinempuhan niyang gutom at vulnerable ang kanyang kapatid. At kapalit ng pagkain, binili niya ang kanyang birthright o yung kanyang pagkapanganay. Ang isa pa, nagpanggap siya sa kanilang ama na siya ang kanyang kapatid at kinanya ang manahing hindi dapat kanya. Saan man silipin, mali lahat ito. Pero umunlad pa ang kanyang buhay. Ang tanong eh, nasa panig po ba ng mga gumagawa ng ganitong bagay ang Diyos? Nandaya siya. Umunlad pa. Paano naman ang mga napaglalangan? Nasaan ang konsekwensyang moral para sa mga ganitong tao? Ang sagot po ay dumating din kay Jacob kinalaunan. Isang gabing nag-iisa siya, sinunggaban siya ng isang hindi niya makilala at nagpangbuno sila magdamag. Mananalo na sana siya pero nang mag-uumaga na ay nabaligtad ang lahat. Wala na siyang magawa. Mayroon siyang naranasan na nagpabago sa kanya ng malaliman. Ngayong alam na niyang talo siya, sa kanya na siya nagkumapit. Sabi nga po, if you can't beat them, join them. Ano nga kaya ang nangyari sa kanya? Alam natin na nagliliwanag na noon at nakita na niya ang mukha ng kanyang kalaban. Pero ang nakita po niya ay hindi ang mukha ng kamatayan, kundi ang mukha ng pag-ibig na ayaw na niyang bitiwan hanggat hindi niya siya binibindisyonan. Pagpapalang makukuha lamang hindi mula sa pakikipagbuno, kundi bilang handog na kanyang tatanggapin. Mga kapatid, maaaring ang biyayang matagal na nating ninanais at pinipilit makuha sa pamamagitan ng pakikipag-bargain, kung hindi man pakikipagbuno sa Diyos, ay matatanggap lamang natin bilang regalo. Yun pong tipong hindi mo hihingin o hahangarin bilang kapalit ng ginagawa mong kabutihan, pero ibibigay sa iyo bilang handog.
Sinasabi pong ang pinakamabigat daw pong kalaban ay ang sarili. At ang pinakamatamis na tagumpay ay ang magapi ang sarili. Hindi po kaya hindi naman kailangang gapiin ang sarili. Kundi makita ng mukhaan kung sino ka talaga. At matanggap na punong-puno ka pala ng pag-ibig. At puspos na puspos ka pala ng presensya ng Diyos. Saan po ba tayo dadalhin ng pakikipagbunong ito? Alam na natin kung paano makipagbuno sa pita ng laman o sa sinasabi ni Apostol Pablo noong Linggo sa ikalawang pagbasa, yung hilig ng laman. Alam na natin kung paano makipagbuno doon. Ang babala po niya, mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Sa madaling sabi, Espiritu Santo ang makagagapi sa mga gawa ng laman. Siya ang ating tanggulan. Ay paano po ngayon kung ang struggle natin, ang pakikipagbuno natin ay ang pagsunod sa kalooban ng Espiritu Santo? Nasa halip na ang tugon natin sa kanyang paanyaya ay pagsusuko ng sarili nating mga paghahangad. Ang sagot natin ay ang kagustuhan sana natin na tumanggi. Lord, baka naman pwedeng wag na. Matindi ho doon. Kung maalala natin, hindi lang tayo ang ganun, ang dumanas ng ganun. Maging ang mahal na poong Jesus Nazareno sa Getsemani ay nagtanong sa Ama kung maaari po ay kunin niyo na sa akin ang kopang ito. At alam naman natin ang nangyari. Tinanggap din niya ang kalooban ng Diyos. Pero ano po ang nakita natin doon? Sinabi niya sa Ama yung kanyang struggle. At alam niyo po ba, minamahal kong mga kapatid, na pag sinasabi mo sa Diyos ang iyong struggle, ito po ay maituturing na napakalalim na paraan ng pananalangin. Ang tawag po dito ay affective prayer o affective praying. Gaano man kanegatibo ang iyong pakiramdam, galit ka, nagtatampo ka sa Diyos, o meron kang mga iniisip na gusto mong iwan na lamang doon sa labas, para pagpasok mo dito ay makaharap ka ng mukhaan sa Diyos, malinis, mabuti. Pero paglabas mo, pupulutin mo uli doon sa Plaza Miranda o doon yung iyong iniwan at babaunin mo pa pauwi. Eh di mas mabuti sana kung bibit-bitin mo na sa loob yung mga nagpapabigat sa iyo, yung mga ikinahihiya mong iharap sa Nazareno na bahagi ng iyong sarili. Ibig sabihin po kasi nito, mga kapatid, hindi ka na panice-nice lamang sa Diyos. O yung pinag-uusapan ninyo eh, platitudes lamang o yung mga kaaya-aya. Ibig sabihin ito, komportable ka na.
sa presensya ng Diyos. Komportable na kayo sa isa't isa. Nasasabi mo na sa Kanya ang hindi lamang magaganda, kundi yung mga tunay mong nararanasan at nararamdaman. Lumalalim na ang level ng inyong conversation. Ano bang ibig sabihin naman noon, Father? Kapag ka nagiging close na kayo ng inyong kaibigan, di ba napapansin ninyo? Pag acquaintance pa lang, magkakilala pa lang kayo, di magkukumustahan, small talk. O, kumusta ka? Ayos lang. Ay, ikaw, ayos din. O, sige. Magkita na lang tayo ulit. Tapos. First level, superficial ang level ng conversation. Pero pag lumalalim-lalim na, o, kumusta? Nabalitaan ko yung nanay mo daw nagkasakit. Okay na ba siya? Naku, alam mo, mabuti na lang at tinanong mo ako. Alam mo kasi, hanggang ngayon naandun pa sa ospital. At alam mo, ako'y talagang wala nang makausap. Gusto ko lang sanang magbulalas ng aking nararamdaman. Pwede mo ba akong pakinggan? At magbubuhos na siya ng kanyang emosyon. Second level na. Pero pag lumalalim na ang inyong usapan, pwede na niyang sabihin sa iyo yung mga ayaw niya sa iyo. Yung mga ipinagtampo niya sa iyo. At hindi na siya mangingimi na sabihin yun sa iyo ng harap-harapan. Dahil nga kayo ay close na. Kayo ay intimate na. Ang ibig sabihin po nito, hindi ka natakot makita ng totohanan ng iyong kaibigan. Wala ka nang itinatago. Wala ka nang pinoprotektahan. Magiging vulnerable ka sa kanya. At pag nasa ganito pong level ang ating pakikipag-usap sa Diyos, nangangahulugan po ito na nade-develop na ang iyong intimacy with God. Lumalalim na ugnayan sa isa't isa. Sa pagpapatuloy po ng ating pananalangin, mamalaya nawa natin ang paglalim din ng level ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At sa malimit nating pakikipagniig sa Kanya, maging at home nawa tayo kapag kalapit natin siya. Walang kimi nawa nating masabi sa Kanya, maging mga iniisip nating negatibo at mabibigat na nararamdaman. Gaano man po yun kabigat, gaano man po yun sa tingin yung negatibo, kaya po niyang i-take iyon. Makipagbuno man po tayo sa Kanya, kaya po niyang makipagbuno sa atin ng buong paglingap. Dahil po Diyos siya. At tayo ay hindi. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pagkapari sa bagong tipan, idinudulot ng Diyos ang mapagpatawad na paglilingkod ng Kanyang anak sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon ng ani at manalangin. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga tinatawag sa paglilingkod sa bayan ng Diyos bilang mga pari, naway dumami pa, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga bansang sarado sa Ebanghelyo, naway maihanda at maging mga matatabang lupa
para sa paghahasik ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod na pari, madre, relihiyoso, katekista, at laikong apostolado, naway makahikayat ng iba pa upang sumama sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mga naglilingkod sa mga natatanging serbisyo sa ating sambayanan, naway mapalakas natin ang loob at ating suportahan. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Ang mapagpatawad na sakripisyo ni Kristo naway magdulot sa mga yumao ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, magpadala ka ng mga manggagawa sa iyong anihan. Panginoon ng ani, sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tipunin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng marami pang manggagawa sa iyong misyon upang mapadali ang pagdating ng iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. My Savior, my Lord.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ng haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.